Isang lalaki ang patay sa pananaga sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang imbestigasyon ng pulisya dahil ayaw daw lumutang ng mga saksi sa insidente. Balita natin ni Salim Refran. Labis ang pag-iinagpis ng misis ng biktimang si Nesty Decena matapos matagpuan nitong nakahandusay sa labas ng Gate 18 ng Parola Compound sa Tondo, Maynila kagabi. Alas 7 raw ng gabi na magpaalam sa kanya, Mister, para mangutang sa isang kaibigan. Pero nang di bumalik ang Mister matapos ang isang oras, kinatuban na si Margie. Tagalo kasi. Kaya po sinundan ko na ho dito. E pagdating ko dun sa kanto, may nagsabi na ho sa akin nakabulag-tanga ho daw dito. Ang katawan ng biktima, di agad magalaw ng mga investigador dahil wala pang suko. Pero nang lumipas na higit isang oras, dinesisyon na nilang silipin na ng malapitan ng biktima. Isang malalim na taga sa likod ng dahilan kung bakit ito binawian ang buhay. Sa pakikipag-usap nila sa ilang residente, dalawang lalaki raw ang nakita nilang humahabol sa biktima. Ang problema, ayaw naman magbigay ng mga ito ng pahayag dahil na rin sa takot. Pagkakasan ko sa droga ang isa sa mga tinitignang posibilidad ng mga pulis sa pagpatay. Yung mga tao kasi ayaw magbigay kasi ng statement, pero ayon sa kanila, marami daw drugs doon sa loob. Sa looban. Dumating naman ang suko, pero nakuha na ng punerarya ang katawan ng biktima. Paliwanag ng pulisya, may mga pagkakataon daw na napipilitan ng mga investigador na galawin ang bangkay kahit wala pang suko. Discretion naman ng officer on case yun. Kapag ka ganung ang suko, more than 2 hours na, wala pa. E nagkokos na ng traffic dun sa daan, so... Eh kaya namang ipaliwanag ng investigador yan sa korte. Salima Refran, GMA News.